Your billing address has been verified. Ayan. Okay na siya. Meanwhile. Hey everyone, this is Francis and welcome back to my channel. For today's video, ay i-verify na natin yung aking Google AdSense PIN sa aking AdSense account. Ipapasok na natin siya para ma-verified na tayo. So bago ang lahat, papaliwanag ko muna sa inyo si Google AdSense. Si Google AdSense ay makukuha mo lang kapag monetize ka na at makumpleto mo yung $10 threshold na hinihingi niya bago ka niya padala ng PIN. Pag nakumpleto mo na yung $10 threshold na hinihingi nila, automatic papadalan ka nila ng Google AdSense PIN. Ngayon, makukuha mo to 2 to 4 weeks. Depende, kasi ngayon, pandemic, diba? Medyo delay, kaya sa akin, halos 25 days. 25 days lang siya. Pumapatak siya ng 1 month. Pero nung nagpunta ako sa post office noong April 11 para i-check siya, diba nga, wala pa. Pero hininga naman nila ako ng contact information para matawagan nila ako. Tapos ngayon, pagka-uwi ko nun, nag-request ako ng pangalawa. Kasi 21 days na lumipas eh. Baka ako, kailangan ko na mag-request ng pangalawa. So nag-request na ako ng pangalawa, tapos nag-send din siya noong April 12. Pinadala na daw yung second request ko. Tapos, ngayon niyang April 14, bigla silang nag-message sa akin na kunin ko na daw yung AdSense PIN ko. Ayan, dumating siya. Pwede naman yon kahit na nakapag-request kayo ng pangalawa, kung ano yung dumating sa'yo, eto, halimbawa, una ang request ko, dumating sa akin, kahit na nakapag-request na ako ng pangalawa, pasok pa din to, magagamit ko pa rin yung PIN na nakalagay dito. Ngayon yung darating, kung darating man yon, so, souvenir na lang natin, tatabi na lang natin yan. Ngayon, paano nga ba mapapadala sa itong Google AdSense PIN? So, ano nga ba ang Google AdSense PIN? Ito yung way of earnings natin. Ito yung pinakamahalaga pag na-monetize ka. Ito ang pinaka-importante sa lahat na kailangan magkaroon ka kapag na-monetize ka na ni YouTube. Kasi dito yung dadaan or ito yung magiging daan para makakuha ka ng sweldo sa AdSense mo. Kahit na halimbawa, meron ka ng $500 na naiipon sa AdSense account mo or sabihin natin $1,000, kung malaki na yung naiipon mo doon, hindi mo siya ma-withdraw or hindi mo siya may ka-cash out hanggat wala yung PIN. Kahit anong ipon ang gawin mo, kung wala pa sa'yo o hindi mo pahawak yung PIN, mababaliwala yun. Lalo na kung nakatatlong request ka na, wala pang dumarating sa'yo at malapit ka nang ma-demonetize kasi nga hanggang 4 months lang yun. Mawawala lahat ng mga ads na lumalabas sa video mo, mababaliwala lahat ng mga pinaghirapan mo. Parang magba-back to zero ka. Mas malala to dun sa requirements ni YouTube na 1,000 subscriber tsaka 4,000 watch hours. Kasi ito, mag-re-apply ka ulit kapag umabot na siya ng 4 months. Kaya dapat, agapan mo na siya ng monthly, 21 days, magbibilang ka lagi para mabantayan mo siya kung darating ba siya o hindi. Para makagamit ka ng manual na proseso, ikaw na mismo yung kukuha ng PIN, rekta, gamit yung mga valid ID mo at yung personal information mo, within 1 hour lang ay mabibigyan ka na nila ng PIN or mabiverified ka na. Karamihan kasi ngayon sa mga nag-YouTube at mga na-monetize, inuuna nilang padamihin yung revenue nila or yung kita nila sa mga ads. Kaso, yung Google AdSense PIN nila ay walang kasiguraduhan kung kailan darating or kung darating. Kasi mahirap mag-ipon nang wala kang hawak na PIN, lalo na kung malaki na yung naipapasok dun sa AdSense account mo. Tapos, wala ka palang PIN, hindi pala darating yung PIN or lagpas na ng 4 months. So, ipapakita ulit sa inyo yung laman nung AdSense na pinadala sa akin. So, ayan lang. Ayan lang yung pinakalaman niya sa loob. Ayan.
yung mga step na gagawin mo para mailagay mo yung pin na to. Ayan, tinatakpan ko na. Ayan yung pin niya. So, bukod dyan, wala na. Ayan lang. So, magsisimula na tayo, i-verify na natin yung pin ko sa AdSense account ko. So, let's start na. Ngayon ay sisimulan na natin i-verify yung pin na pinadala ni Google AdSense. Ngayon, kailangan muna natin pumunta sa Google Chrome. Ayan. Kung makikita nyo, meron na akong icon na shortcut papunta kay Google AdSense o sa aking Google AdSense account. So, ikiklik ko lang tong dalawang linya na to. Ayan. So, ayan. Rekta na siya sa aking account. Pero siguro sa inyo, mag-login na lang kayo para sa inyong AdSense account. Ayan yung account ko. Kailangan naka-desktop site tayo. Ito. I-check lang natin itong desktop site. Ayan. Kung makikita nyo dito sa baba, yung nakalagay, verify your billing address. Ayan, nakalagay dyan kung kailan ako pinadala ng PIN. Ayan. Yung April 12 na to, ito yung pangalawang request ko kasi nga akala ko hindi darating yung unang request ko. So, ayan. Pipindutin lang natin yung verify. Ayan. You have 3 attempts remaining. Ibig sabihin, 3 beses mo lang siyang pwedeng i-type. Pag di mo siya na i-type ng maayos, mawawala ng visa yung pin na pinadala sa'yo. So, itatype ko na yung pin ko. Yung pin na nakalagay dun sa Google AdSense na pinadala. Ayan. Na-type ko na siya, isasubmit na natin. Ayan. Your billing address has been verified. Ayan. Okay na siya. Meanwhile, ayun. Your PIN is a 6-digit number that we generate when your account reaches the verification threshold. O yung sinasabi ngang $10 na kailangan para maipadala sa iyo yung PIN. Your PIN is not the same as your publisher ID. Hindi magkamukha yung PIN na pinadala sa'yo o yung number ID ng Google AdSense mo. Kaiba po yun. Please only enter the correct PIN number in the PIN verification card. Do not enter random numbers. If you enter your PIN incorrectly 3 times, your account will stop showing ads. Ayan. Yan yung 3 attempt lang na kailangan. Kailangan i-check mong mabuti yung 6-digit PIN mo bago mag-enter. Kasi meron ka lang 3 pagkakataon na pwedeng i-type yon. Dahil kung hindi mo siya ma-type ng maayos, mawawala lahat ng ads mo. Wala rin mangyayari sa pinadala sa yung PIN. So that's all. Ayan, verified na tayo sa ating Google AdSense account. Nailagay na natin yung PIN. Tapos ang problema na lang ay yung payment method ko o yung billing address ko. Kasi wala pa akong bank account na pwedeng gamitin pang withdraw sa kikitain natin. Pero tsaka na siguro yun pag naipon ko na yung revenue na kikitain natin sa YouTube. Tsaka na lang tayo maglalakad ng bank account. Kasi sa ngayon medyo maliit pa. At pwede naman siyang maipon ng maipon. Papasok naman siya lahat dun sa AdSense account at di naman mawawala yun. At para dun sa mga gusto rin na makatanggap na to, yung mga nagsisimula pa lang mag-vlog or mag-YouTube, huwag kayong mawala ng pag-asa. Tiyagain nyo lang, kailangan nyo lang magdagdag pa ng effort, basta huwag kayong maiinip, huwag din kayong susuko, kaya nyo yan. Parang sa akin lang yan, na dumating na ako sa point na parang ayoko na, pero sige, tuloy natin. Kaya ito, ayan, hawak ko na yung bunga ng effort natin. So, ayun lang. Good luck sa mga small YouTuber niya kagaya ko. Kaya nyo yan. Makukuha nyo rin to. Pag na-monetize na kayo, madali na yan.
So, ayun lang. Maraming salamat sa mga sumuporta sa akin at patuloy na susuporta. Don't forget to like, share, and subscribe. So, thank you for watching and see you on my next video. Bye!